Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sita. Tunay ko pong pangalan yan. Gagamitin ko na lang po ang aking tunay na pagkakilanlan sapagkat ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay matagal na po itong nangyari at siguro ay limot na din ito ng mga napagkwentuhan ko na. 45 anyos na ako sa kasalukuyan at naninirahan dito sa isang baryo sa Cotabato. Isa sa mga masusugid niyo pong tagapakinig ang aking nag-iisang anak na hindi ko na lang papangalanan at siya ang naghikayat sa akin upang ibahagi ang aking tunay at hango sa sarili kong karanasan at ng aking pamilya. Noong ipinagbuntis pa lamang ng aking ina na si Rosita ang bunso kong kapatid. Nangyari ang karanasan kong ito taong dekada 80 sa lugar ng Cotabato. Nasa edad 16 na ako ng mga panahong ito, mga kaaswang. At nakatera pa kami noon ng aking pamilya sa bundok ng Cotabato. Opo. Literal na sa bundok po kami nakatira ng aking pamilya noon. At kinakailangan mo pa maglakad ng pagkahaba-haba para lang makarating sa mataong parte at makababa ng bundok. Sa pagkakaalala ko ay nasa 5 kabahay lang ang nakatirik sa bundok na iyon. At malalayo pa ito sa bawat isa. Ngunit kahit po nasa bundok kami nakatira, ay masasabi kong masagana ang aming pamumuhay. At maganda po ang bahay namin dahil sa solidong kahoy ito. Malalaking tipak ng kuwayan ang aming sahig at isang patong na pawid ang aming bubungan na hindi basta-basta tumutulo kahit na bumabagyo pa. Hindi din basta-basta nauuga ang aming bahay dahil sa malalim ang pundasyon nito. Ang nasa likuran naman po ng aming bahay ay isang maliit na sapa. At sa tawid ng sapang ito, ay makikita mo ang isang malaking puno ng balete na nagbibigay ng lilim sa sapa tuwing kami ay naglalaba o naliligo. Sa sapang din iyon ay doon kami nangunguha ng pangulam namin na lamang tubig. Marami din kaming alagang iba't ibang hayop gaya ng manok, baboy, itik, gansa at iba pa. At marami kaming sinasakahang gulay at prutasan sa bundok lang din na iyon. Malaki din po ang aming niyuga na pinagkakakitaan ng aking ama. Sa tuwing sasapit ang kuprahan at nag-aabaka din po sila ng aking ina. Matiwasay at tahimik naman ang paninirahan namin doon. At simple lang talaga ang aming buhay. Hanggang sa nang ipinagbubuntis nga ng aking ina ang bunso naming kapatid. Nasa 3 buwang pagbubuntis pa lang ang aking ina noon. Nang isang araw ay bumaba kami ng bundok upang mamili ng aming mga kinakailangan sa bahay tulad ng gaas na ginagamit namin para sa lampara at mga pagkain at gamit na wala naman sa bundok. Madaling araw pa lang ay nagayak na kaagad kami upang bumaba ng bundok. Kasama ko ang aking ina at ama. Dahil sa ako ang panganay sa aming apat na magkakapatid ay, ako parating isinasama ni inay upang mamili sa bayang nasa ibaba ng bundok. Naiiwan naman sa bahay namin ang 3 kong kapatid dahil sa ang sumunod sa akin ay mas bata lang ng 1 taon. At responsable naman siya pagdating sa bahay at sa mga nakakabata naming kapatid. Lahat nga po pala kaming apat ay puro babae at ang batang dinadala ng aking ina sa kanyang sinapupunan. Ay sabi namang gagamot ay lalaki umano ito kung kaya laking tuwa ng aking ama at ina sa kanilang nalaman. Hindi pa naman ganoon kalakihan ang kanyang tiyan kung kaya kayang mabilis pa nitong maglakad na animoy may naghahabol sa kanya.
Ilang beses pa siyang pinagsabihan ng aking ama na magdahan-dahan at baka madula siya sa daanan. Ay nako, aabutin na tayo ng pagtirik ng araw sa daan kapag nagbabagal-bagal kayo maglakad. Bilisan nyo na dyan at nang makarating tayo ng maaga sa bayan. Tanging sagot ni inay sa aking ama. Wala namang nagawa pa ang aking ama kundi ang alalayan at pagtuunan ng pansin ang aking ina sa kadahilanang may pagka-underdesaya ang aking ama o lagi lang talaga niyang sinusunod ang aking ina. Habang naglalakad kami pababa, ay nakasabay namin sa daan ang kalapit na bahay naming sila Lola Teria at ang asawa nitong si Lolo Ambrosio. Pababa rin sila ng bayan, kaya sumabay na kami sa kanila at nakipagkwentuhan na ang aking ama at ina sa kanila habang naglalakad kami. Isang magaling na albularyo at manggagamot po pala si Lolo Ambrosio noong kabataan niya. At siya ang gumagamot sa amin tuwing nagkakasakit kami ng aking mga kapatid. Mula bata pa ako ay nakalakihan ko nang ituring silang lolo at lola dahil sa mga ilang metro lang din naman ang layo ng bahay nila mula sa amin. At sila ang pinakamalapit naming kapitbahay. Nasa gilid lang kasi ng daanan patungo sa amin ang bahay nila. Hindi pa naman po sila ganoon katanda noon at sa tingin ko ay nasa 40 pa lang sila Lola Teria. Ngunit Lolo at Lola na ang tawag namin sa kanila sa kadahilan ng mas matanda sila kesa sa mga magulang namin. At sa kanila kami tumatakbo sa tuwing humihingi kami ng tulong o kung anuman. Ilang minutong lakaran pa ang aming nilakad at sa wakas ay nakarating na rin kami sa baryo kung saan ang daan paakyat sa bundok na tinitira namin. Bago ko nga pala makalimutang sabihin, may lupain na rin po kami sa baryo at marami kaming kamag-anak na nakatira roon. Halos naman po lahat ng nakatira sa iisang baryo o magkakalapit na baryo noon sa probinsya ay magkakakilala lang. Subalit mas pinili ng aking ina na manirahan sa bundok sapagkat malaki ang lupain ng ama ng aking ina at marami na itong mga pananim doon at kapag walang titira o titingin ay maaari itong maagaw ng iba. Nang makarating na nga kami sa baryo ay saglit pa kaming nagpahinga sa bahay ng kaanak namin at nakipagkumastahan. Matapos ay tuluyan na kaming nagtungo ng bayan upang mamili ng mga kakailanganin namin. Habang namimili kami ay tahimik lang akong nakasunod kila inay at tagabit-bit ng kanilang mga nabibili. Maraming tao sa bayan ang araw na iyon dahil nagkataon rin na tabo. Yung bang maraming nagbebenta nang galing pa sa iba't ibang lugar at nagsama-sama para sa iisang lugar upang magbenta. Sa sobrang aliw ko sa kakatingin ng mga magaganda at madaming binebenta, ay di sadyang nabangga ko ang isang ginang dahilan upang matumba ko at nabitawan ko ang mga bitbit kong pinamili. Pasyensya na ho, hindi ko po sinasadya. Pasyensya na talaga. Paghingi ko ng pasyensya sa matandang ginang na sa tingin ko ay nasa 70 anyos na. Kulubot na ang balat nito at mahaba ang kulot at maitim na kumikintab nitong buhok. Nakakapagtaka na sa sobrang tanda niya iyon ay itim na itim pa rin ang buhok niya. Bahagya pa akong natakot sa itsura niya, subalit hindi ko iyon pinapahalata at agaran ko na lang pinulot ang mga pinamili namin na nabitawan ko. Ayos lang iha. Sa susunod ay tumingin ka sa dinaraanan mo. Garalgal niyang wika at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Agad akong napatakip sa aking ilong nang maamoy ko ang samyo na nagmula sa bibig ng matanda. Napakabaho nito. Sita,
Halika na. Ano bang ginagawa mo dyan? Harinig kong tawag ng aking amang si Armando. Matapos kong mapulot lahat ay hinanap ko pa ng tingin ang matandang nabangga ko. Ngunit nakailang linga-linga na ako ay hindi ko pa rin siya nakikita. Napakabilis namang nawala ang matandang yon. Iyon na lang ang nasambit ko sa aking sarili. Tsaka nagtungo na sa tindahang kinaroroonan ng aking mga magulang. Habang namimili ng damit ang aking ina, ay nagpaalam saglit ang aking ama. Nabibili lang siya ng makakain namin at pasalubong na rin sa mga kapatid kong naiwan sa bahay. Binilin pa niya na huwag kong iwan at huwag akong lumayo sa aking ina na namimili ng damit. Sa tindahang nakapwesto lang ang mga panindang damit sa gilid ng daanan. Dahil sa nangangawit na ako sa kakatayo, ay naupo ako sa pinakagilid ng daanan, di kalayuan sa aking ina, at nagmasid-masid ako sa paligid namin. Dahil sa bata pa lang ako ay ugali ko na talagang magmasid sa paligid. Nasipat ko di kalayuan ang matandang babaeng aksidente kong nabunggo kanina lang. Pinagmasdan ko pa siyang saglit nang makita kong dumako ang paningin niya sa aking ina at nakita kong gumuhit ang isang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Nang tinignan ko pa siya ng maigi ay dumako sa tiyan ng aking ina ang paningin niya. At bahagya siyang napadila sa kanyang tuyot at bitak-bitak na mga labi. Iika-ika itong nagmamadaling naglakad papalapit sa aking ina. At sa maniwala man kayo o sa hindi, mga kaaswang, kitang-kita ko talagang sinadya niyang banggain ang aking ina na namimili pa rin ng damit sa tabi ng daanan. Kung kaya kamunti ka nang matumba ang aking ina, naagara naman siyang inalalayan ng matandang babae sa pagtayo ng maayos at nakahawak ang kamay nito sa tiyan ng aking ina. Agad akong napalapit sa aking ina at tinanong kung ayos lang ba ang aking ina. Tumugon naman siyang ayos lang siya. Laking pagtataka ko dahil sa napakalaki at luwag naman ng daanan. Bakit pinili pa talaga ng matandang babae ang banggain ang aking ina? Aroy, pasyensya na iha. Nawalan kasi ako ng balanse. Umatake kasi bigla ang aking rayuma. Garalgal na wika ng matanda. Dahil sa likas na babait ang aking ina, kung kaya ang ina ko na mismo ang umalalay sa matanda at iginaya ito sa may mauupuan. Nako po lola, meron po ba kayong kasama? At delikado po ang nag-iisa lang kayo dito? Alalang tanong ng aking ina. Sita, bigyan mo na ngayon muna yung dalawang tubig kay lola upang makainom siya. At pagka nauuhaw na siya, dagdag pa niya. Tinignan ko muna ang dalakong tubig bago ito inaabot sa matanda. Maraming salamat, iha. Ang babait niyo naman sa isang katulad kong matanda na. Sambit niya. Ngunit hindi man lang niya ininom ang tubig na iniabot ko. Ang bang-bango mo naman, iha. Lalo na yung dinadala mo. Buntis ka ano? Ang lusog ng batang iyan. Nakangiting wika ng matanda at hinawakan pa sa kamay ang aking ina. Ha? Paano niyo po nalaman, lola? Nako, lola, palabero kayo ha. Pawis na nga po ako at galing pa kami sa bundok. Nahihiyang tugon ng aking ina. Nakita ko namang akmang hahawakan na ng matanda ang tiyan ng aking ina. Mabuti na lang at dumating ang aking ama. At tinawag niya ang aking ina at hinila agad ito palapit sa kanya. Tara na at baka abutin tayo ng dilim. Seryosong wika ng aking ama. Nakanina pa pala siya nagmamadaling makalapit sa aking ina. Agad namang nagpaalam sa matanda ang aking ina. At mabilis kaming naglakad papalayo sa matanda. Muli ko pa itong sinipat ng tingin at nakita kong nakangisi siya
na nakakakilabot na animoy. May binabalak na masama. At nakita ko pang tumatayo na ito at naglakad ng maayos na tila ba. Nawala bigla ang pagkaika-ika nitong maglakad kanina. Hindi ka naman basta-basta nakikisalamuha sa hindi natin kagilala. Tiimbag ang wika ng aking ama habang naglalakad kami pasakay ng tricycle. Nang makasakay na kami ay narinig ko pang nagtatalo na ang aking ama at ina sa loob ng tricycle. Ngunit hindi ko ito maintindihan dahil nasa likod ako ng driver na kaupo. Nang makarating na kami sa baryong dinadaanan namin paakyat sa bundok ay hindi ko maintindihan kung bakit biglang madaling-madali ang aking itay na makauwi kaagad kami. Kahit pa na mga oras na iyon ay sa tingin ko ay alas 3 pa lang ng hapon dahil may sikat pa ng araw. Ngunit hindi na ito mainit sa balat. Habang binabagtas namin ang daan pabalik sa aming bahay sa bundok ay tahimik lang ang aking ama at inay. Tanging tunog lang ng mga insekto at hayop sa bundok lang ang naririnig ko ng mga oras na iyon. Idagdag mo pa ang mga kaluskos ng mga dahon, sanhi ng hangin. Nang nasa kalagitnaan na kami ay biglang napatigil ang aking ina sa paglalakad. Nasapo niya ang kanyang sinapupunan. Aray, Armando, sandali. Sambit ng aking ina na nagpatigil sa amin sa paglalakad. Agad kaming napatingin sa aking ina at nag-alalang inalalayan ito ng aking ama. Bakit? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa iyo? Tuloy-tuloy na tanong ng aking ama at saglit na pinaupo ang aking ina sa isang malaking ugat ng kahoy na nakausli sa aming dinadaanan. Ang tiyan ko, sumasakit. Sambit ng aking ina na mahahalata mo talaga sa mukha niya ang sakit na nararamdaman. Napapasinghap na ito at napapabuntong hininga. Saglit mo nang ipinagpahinga ng aking ama si inay. At nang makabawi ito ng lakas ay dali-dali na kaming nagmadaling makauwi. Sinabi ko na nga ba, masama talaga ang kutob ko sa matandang iyon. Bulalas ng aking ama nang makauwi na kami. Sakto namang palubog na ang araw at magdidilim na. Anong nangyari kay inay ate? Usisa ng kapatid kong sumunod sa akin na tawagin na lang nating Paustina. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko din alam at saka lang namin malalaman kapag dadating na si Lolo Ambrosio. Sita, Paustina, dito lang kayo at huwag na huwag niyong iiwanan ang ina niyo. At pupuntahan ko lang si Lolo Ambrosio niyo. Maliwanag ba? Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto hanggat hindi ako tatawag at kakatok ng 3 beses. Alalang bili ng aking ama. Sunod-sunod na tango naman ang naging sagot namin. At tuluyan ang lumabas ng bahay ang aking ama. Noong dinaanan kasi namin ang bahay nila Lolo Ambrosio, noong papauwi kami ay wala pa sila sa kanilang bahay. Tiyak akong hinihintay ni Itay ang pag-uwi nila Lolo mula sa baryo. Makalipas lang ang ilang minuto ay nag-asikaso na rin kami nang makakain namin sa kusina. Ako na ang magluto ng ulam dahil ang kapatid kong si Paustina ang nagtitingin sa aking ina habang nakahiga ito sa aming higaan. Maya-maya pa, napatigil ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng malalakas na huni ng wakwak. Pahina ito ng pahina at bigla ko na lang narinig na umuga ang mga sanga at dahon sa niyog na malapit sa aming bahay. Nalaglag pa ang isang palwa ng niyog dahilan ng napaiktad ako sa gulat. Kabado man ako ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagluluto ko ng lugaw upang makakain ng mainit ang aking ina at maibsan ang pananakit ng kanyang tiyan.
Ngunit habang hinahalo ko ang bigas sa kaldero ay tila ba nabibingi ako sa sobrang katahimikan ng paligid. Maging huni ng kuliglig ay wala akong narinig na parabang. Naglaho na lang bigla ang mga tunog sa aming paligid na imposibleng mangyari sapagkat nasa bundok kami. At lumaki na akong kasama ang tunog ng kalikasan tuwing sasapit ang gabi. Ilang sandali pa ay malingaw-ngaw sa aming paligid ang huni ng wakwak at tiktik. Maya-maya pa ay humina ito at tila bumubulong na lang sa aking tenga. Nakarinig na rin ako ng tila manok na kumakaskas sa aming bubungan at hayop na tumatakbo paikot-ikot sa aming bahay. Agara na akong napatakbo sa aking ina at mga kapatid ng mga oras na iyon. Nang makalapit na ako sa aking ina, ay mas lalo pa siyang namilipit sa sakit. Hanggang bigla na lang nawala na naman ang mga tunog sa aming paligid. Ginulat kami sa katok sa pintuan namin. Nagkatinginan kaming lahat sa loob ng bahay dahil sa dalawang beses lang ang katok na iyon. Sobrang kaba at takot na talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon at nagyayaka pa na ang aking mga kapatid at ina. Mahal kong anak, buksan mo ang pinto, si itay ito. Papasukin mo ako. Mas lalo pang kumabog ang aking dibdib sa narinig ko nang tatayo na sana ang isa ko pang kapatid upang pagbuksan ng pinto ang nilalang na nasa labas. Agad ko naman siyang hinawakan sa kamay at pinigilan. Wag, hindi si itay yan. Pabulong na wika ko sa kapatid ko at mabuti na lang at nakinig siya sa akin. At muli nang yumakap sa inay ko na namimilipit pa rin sa sakit at pawis na ito. Nilakasan ko ang loob ko at tumayo na ako sa kadahan-dahang kinuha ang itak ng aking ama na ginagamit niya sa pagputol ng abaka. Bahagya pa akong napaiktad sa gulat nang kumatok muli ang nilalang na nasa labas ng pinto. Alam kong hindi si itay iyon. Dahil lumaki na lang ako ay hindi ko pa narinig na tinatawag kaming mahal na anak ng aming ama. Itinapat ko na ang tulis ng itak sa aming pinto at handa na akong itusok ng tuluyang iyon. Nang bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na putok ng barel na nagpatumba talaga sa akin ng gulat. Napatingin ako sa bubunga namin nang marinig kong tigla. May malaking hayop ang natumba roon at nagkukumahog na makatayo. Nanlaki pa ang aking mga mata nang biglang nabutas ang bubunga namin at kitang-kita ko ang isang paanang nakakakilabot na nilalang. Mukha itong paanang unggoy na punong-puno ng balahibo. Ngunit nanlilimahid ito sa langis at dumi na napakabaho. Muli pa ay nakarinig ako ng putok at ikinaangil na ng aswang sa bubunga namin. Sinundan pa ito ng dalawang putok ng barel. Agad namang nakaahon ang paang lumusot sa butas ng bubunga namin. At dumating na nga ang aking ama at si Lolo Ambrosio. Agara namang ginamot ni Lolo si inay at doon nga'y napag-alaman kong wala pala sa pinto namin ang aswang, kundi nasa bubungan ito. Nag-aabang na buksan namin ang pinto. At bago natin tapusin ang kwentong ito ay shoutout ko muna lahat na nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Perlita Harjo at pinapa-shoutout din niya ang pamilya niya sa Tagum City, Davao del Norte. Shoutout po kay Ila Fernando, ang pinakamagandang single mom sa balat ng lupa. Alright. Nasa Taguig po siya ngayon at ang hometown niya ay nasa Antique. Maraming salamat po ma'am sa pakikinig palagi. Shoutout po kay Teresita Espino Duazo ng Munting Lupa, Alabang. Alright. Shoutout din po kay Michael Gambua ng Tagaytay and Makati. Wow, ang daming hometown na. Shoutout po kay Arlin Ayala ng Taiwan. Ang ganda lang basahin nito no, nakakawala daw ng stress sa work. Pag napakinggan niya ang kwento natin, salamat po ma'am.
Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, mga kaswang. Naway maipadala ko muli ang karugtong nito at maiere ng ating butihing narrator. Maraming salamat po. Antay-antay lang. Alright.